iboboto nila daw sana si Inday Sara for president sa 2028. Nagdalawang isip na po. Para niyang unstable yung pag-iisip ni Inday. May mga kakaibang pangitain mga kababayan ngayong araw na to. Bagitan niya Mr. Maravilla. Siguro nakita na ninyo una si Vice President Inday Sara at saka si Senator Amy Marcos, Amy Solution Super Ate, nag-post mga kababayan ng isang short video at sinasabi mga kababayan, darilan niya, tambalus-lus ka. Tapos sabi ni Senator Amy, darilan niya, tigilan mo daw yung pagiging tambalus-lus. Tapos, mga kababayan, Speaker Martin Romualdez, nakita natin may picture published by Inquirer and ABS-CBN. Siguro lahat ng mga dyaryo ngayon, yun ang magiging laman. Nagmamano po kay GMA. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung basa mo. Before tayo na magbasa, pero yung sabi ng ating Pangulo, do not read too much of it daw. Diba? Pero before natin mga kababayan pag-usapan, click subscribe mo na sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga kaganapan dito po sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo at huwag na po ninyong i-skip yung ating mga commercial ads para sa mga tambalos-los. ito siya mga kababayan, yung short video. Actually, may nag-share sa akin ito. Nagme-message kasi, nagre-react sila doon sa mga previous videos natin. At Mr. Maravillas anya, may bagong video anya si Inday Sara. Kasama niya si Amy Marcos. Tiningnan ko kung ano yung video. Hindi ko lang pwedeng i-play sa inyo, nakaharap sa camera. Pero yung sinasabi po doon sa video, iparinig ko po sa inyo. Ito siya, mga kababayan, ipi-play ko sa inyo. Parang naglalaro yung dalawa. Pakinggan ninyo yung sinasabi mga kababayan ni Inday Sara at saka ni Amy Marcos. And pag-usapan natin kung ano yung kaulugan niya. Nagtatawanan sila. Dahil balusyos ka, tigilan mo na daw sa balusyos. Sabi ni Inday Sara mga kababayan sa video, darilan niya, tambalus-los ka. Tapos, sinundan mga kababayan ni Super Ate, Amy Marcos, darilan niya, tigilan mo daw yung pagiging tambalus-los. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung reading mo? Ako, maintindihan ko po si Super Ate kung bakit, ang brain nitong short video nito mga kababayan ay si Super Ate. Kasi kaibigan niya naman po si Inday Sara. Unitim nga po sila. Siyempre, gusto mga kababayan ni Senator Amy na ma-patch up yung mga problema. Kasi nakita niya, it is, getting serious, blowing out of proportion po siya mga kababayan. At masama yung epekto po sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino, na turn off po, lalo po kay kay Inday, nang tawagin mga kababayan yung isang pinatatamaan niya na tambalos-los. Di ba? Siyempre, ito na rescue mga kababayan, si Super Ate ay may solusyon nga eh. So naghanap siya ng solusyon. And kinausap niya, siyempre, si Inday Sara para i-play down
mga kababayan, itong video ito, ang basa ko po, damage control po ito. Tama po yung aking reading? Kasi too early po na mawasak yung unit team. At pag nawasak yung unit team, tuwang-tuwa siyempre yung mga dilawang ping. Di ba? In fact, yung mga dilawang ping, saka yung mga anti-Marcos forces, yung mga vloggers na dati sumusuporta kay Presidente Bongbong Marcos, ayun, in-exploit po yung issue ito. Nagpiesta po. Kaya siyempre, si Super Ate, ano pat yung kanyang pangalan ay Ivy Solution, yung kanyang pakilala, kung hindi siya gagawa mga kababayan ng solusyon. Tama yung reading natin? Kaya sabi rito, na nabigla si Daryl Yap, at bakit ako ang tambaloslos, BP Inday Sara Duterte? At talagang masaya kayo, Senator Amy Marcos? Okay, ayoko na sanang ikwento yung laman ng usapan nyo, pero parang lalagnatin ako kapag di ko ginawa. Ibig sabihin, narinig niya siguro kung ano yung purpose nitong paggawa ninyo ng short video, mga kababayan. Kaya nasabi niya na paraan niyang lalagnatin ako. But you know, mga kababayan, frankly speaking, kahit nag-damage control si Amy Solution, Senator Amy Marcos, sa tingin ko, na-damage na talaga. The damage has been done kasi yung tambaloslos na naging statement po ni Inday Sara, sa totoo lang po, very negative yung impact po sa publiko. Maraming na-turn off. Lumalabas, mga kababayan, na si Inday Sara, mga kababayan, talagang palaaway. Di ba? Hindi lang palaaway ang lumalabas yung tunay na ugali ni Inday Sara. Lumalabas na tawag dito, childish po siya, saka impulsive. Yung ipost mo ba naman na basta-basta yung ganong statement, mga kababayan, sa Instagram, italagang masama yung epekto sa publiko. Yung mga dati gusto kay Inday Sara na gawing presidente, iboboto nila daw sana si Inday Sara for president sa 2028. Nagdalawang isip na po. Para niyang unstable yung pag-iisip ni Inday. Isa Bible pa naman, mga kababayan, yung mga taong unstable yung pag-iisip. Hindi daw maganda na gawing leader ang ganon. Lalo yung pabago-bago yung isip, yung tawag doon ni double-minded person. Si Inday, di ba? Pabago-bago ang isip. O ngayon nga mga kababayan, tinawag niya yung isang pinatatamaan niya na alam natin si Martin Romualdez yun. Because yung ginawa, mga kababayan, sa liderato, yung pag-demote kay GMA na barkada niya, kasi natunugan yung yung plot. The little girl, the plotter. Biglang nag-react si Inday ng ganon. Una, nag-resign siya as lakas CMD member or co-chairperson. Tapos, nag-post siya, mga kababayan, ng ganon sa kanyang Instagram. So, ang reading ng publiko, negative po. Sabi sa Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Ipaganon yung magiging leader natin, unstable yung pag-iisip po, impulsive, childish.
Saan tayo niyan ano, pupulutin? Sabi ng mga nag-react doon sa ating video, mga kababayan, na tungkol sa Tambaloslos, lalo yung Palaway, kailangan na niya yung mature yung pag-iisip, hindi impulsive, statesman, madaling sabi, mga kababayan. Sabi sa mga, basahin niyo po yung ating video na ginawa kanina po, yun ang mga reactions ng mga tao. And nag-backfire, madaling sabi, yung mga reactions na ginawa, mga response doon sa nangyaring so-called the platters sa Congress po. Nag-backfire kay Inday Sara. Siyempre, kaibigan din naman ni ano, ni Aimee Marcos, concerned siya sa kanyang kaibigan. Kaya siguro kinausap. At ayun, gumawa sila ng video as a damage control para ano, i-divert yung attention ng mga tao, kasi nasisiroin po si Martin Romualdez na first cousin naman po ni Aimee Marcos. Bilang yun ang tinutumbok, inaaway ni Inday Sara bilang tinawag niyang Tambaloslos. Ito yung mga sample, mga kababayan, na ano, mga reactions dun sa video natin ginawa kanina. Backfire yung pagtawag ni ano, although wala siyang dinimension ng pangalan, pero basa ng mga mamamayang Pilipino nang tinatarget niya, pinapatamaan niya, mga kababayan, si si Speaker Martin Romualdez. Sabi rito, mababawasan ng susuporta kay Inday, isa na ako dyan, kaya buti na lang nabuking si GMA. Kaya nga mga kababayan, ingat din tayo, mga loyalista. Kita niya, sabi ng isa pa rito, OMG, di ko na iboboto si Sara. Eh, mga reactions po. Pwede ninyong basahin siya doon sa ating video, mga kababayan, na ang title ng video, lumala, may inaaway si Inday, tinawag niyang Tambaloslos. Dito ninyo siya mababasa, mga kababayan, yung mga reactions ng mga tao. Galit. Sabi ng isa pa, mahirap magtiwala kay Kutong Lupa, Sir Dan, lalo pat alam ng nakakaraming Pilipino ang galawan at karakas ni Platters. You see, natunugan ang bala, kaya action agad, mabuhay ang Head of Congress. Referring to ano, Martin Romualdez. Sabi pa ng isa rito, Inday Sara, binuto ka namin. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kung ganyan ka magsalita, gamitin mo yan sa makakaliwang grupo na kinakalaban ka, tulad ng Makabayan Black. Takot ka yata sa kanila. Sabi ng isa pa, basta ako at pamilya ko in 2028 ay si Ate Aimee Marcos, Solid North. Ayan tuloy, mga kababayan. So imbes makatulong kay Inday, nabaling kay Aimee Marcos, lumalabas po yung pagiging refined ng ugali ng mga Marcoses. Unang-una si President Bongbong Marcos, hindi siya nag-react ng kung anong magaspang na pananalita, kasi walang ganong breeding po kasi yung mga Marcoses. Kahit nga po, biktima sila many times, lalo na yung tatay niya, biniktima ng mga traidor. Di ba? Ngayon naman po, ito, may attempt yung mga the Platters. Members na gano, the Platters. Pero tingnan ninyo, MC Inday, yung sympathy nandun sa the Platter. Pero tingnan ninyo yung naging reaction ni Aimee Marcos. To the rescue siya, kasi kaibigan niya naman. But of course, naintindihan ko kung bakit ganon, mga kababayan, ang matured na kasi si ano, matured na si super ate Aimee Marcos. Baka kanya, Mr. Maravillas, ayaw lang magpalata muna ni Aimee Marcos. Malamang, di ba?
Malamang si Ate Amy, Super Ate Amy Marcos, mga kababayan, familiar sa ano, sa kaisipan ni Sun Tzu. Yung Chinese general po, sabi po ni Sun Tzu kasi, keep your friends close and your enemies closer. Yun ang ano, military strategy ni Sun Tzu. Keep your friends close and your enemies daw closer. Bakit siya ganon? Yung prinsipyo, mga kababayan, ni Sun Tzu, a Chinese military, ano, military strategist. Mas maganda yung enemies mo, mas closer sa'yo, para alam mo yung galawan. Ganon, mga kababayan. Huwag magpalata. And that may be the reason, mga kababayan, kung bakit magkikita ninyo ngayon, matapos na mabuking si si little girl, si Martin Romualdez. Kausap pa lang namin kanina si Martin Romualdez, si speaker po. Kausap ko personal si speaker kanina. What? Kaya pala nagpaalam ka agad, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, kasi nga magsisimula na yata yung session nila sa Congress. Ayun, kinausap si GMA, nagmano. What? Ito yung susunod nating kwento, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo yung picture. At nakangiti sila habang kinakamayan, mga kababayan, ni ano, both of them, at kasama yung mga, siyempre, other members of Congress nandun. Kasi tinanggap na ni GMA yung kanyang pagkadimot. What? Ito pa. Nakita ninyo itong lalaking ito na nakayo ko? O ito si The Platter? Napakalita niya, Mr. Palakinggo. Ito pa. Pinalaki ko na yung picture ni GMA sa kanima ni Speaker Martin Romualdez. Oh. Si Martin Romualdez. Ito si GMA. Oh. Yan. Nakatingin yung mga members ng Congress. Nilapitan ni Martin Romualdez si GMA. Inabot yung kamay. Tapos nagmano siya. Tama po. Nabasa din ni Martin yung ano, yung statement ni Sun Tzu. Sabi ni Sun Tzu, keep your friends close and your enemies closer. Ganon, mga kababayan. Basahin ko yung caption ng ABS-CBN. Sabi rito, tingnan, nagmano si Speaker Martin Romualdez kay Representative Gloria Arroyo bago ang panunumpa. Panunumpa pala ito. Bago ang panunumpa ni Representative Aurelio Gonzalez Jr. bilang Senior Deputy Speaker. Ito yung ipinalit. Ipinalit ni Martin Romualdez kay ano, kay little girl, nang i-demote bigla because of the reports of destabilization. The plot to take over the speakership, mga kababayan. Yung plano, yung plot na agawin kay Martin yung speakership ni the little girl. Kasunod ito ng pagka-demote kay Arroyo na deputy speaker na ngayon. Ayan ah. Yan ang politika po, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan mo yung mukha ni Jimmy rito, yung paka-smile niya po, pilit. Ito siya, yung iba pang mga pictures. Basahin ko yun. Ayan si Jimmy. Oh. Si Congressman Dalipi yata ito. Basahin ko yung caption para maintindihan natin kung ano tong picture na to. Sabi rito, House Majority Leader Manuel Jose Dalipi calls Representative Aurelio Don Gonzalez Jr. to take his oath
a senior deputy speaker before Speaker Martin Romualdez while Representative Gloria Arroyo looks on. The House demoted Arroyo from senior deputy speaker to just deputy speaker last week. The former president also accompanied Gonzales to the podium. So in other words, tinanggap na ni ano, hindi ko masabi na nang maluwag sa loob. Tinanggap na ni GMA yung pagka-demote. Wala man siyang magagawa kasi sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, prerogative ngayon. Nangyayari talaga niya yan sa Congress. Nung panahon ko anyan ako congressman, tatlong beses na nagpalit. Pero ngayon, mga kababayan, sa reorganization ng Congress, ang apektado lang po si The Platter. Wala mang iba na apektado. Siya man lang po, mga kababayan. Kaya, confirm. Kailan, siyempre, nabigo, na-booking agad, mga kababayan, eh, siyempre, hands up. Anong gagawin mo dyan, kundi surrender? Di ba? Oh, ito yung picture, mga kababayan. Published by Inquirer. Kita ninyo si Speaker Martin Romualdez, tapos The Platter, member of the Platters. Si GMA, tapos yung pumalit sa kanya, si Congressman ano, Aurelio Gonzales. Kabalin din niya, kababayan niya doon sa Pampanga. Sabi rito sa caption, sa kwento ng Philippine Daily Inquirer, "Look, it seems the House leadership has resolved recent issues." What? After Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo accompanied new Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. to the rostrum during his oath-taking. Kaya nagmamadali si, you know, si Speaker Martin Romualdez na taposin yung aming pag-uusap kanina. Ito pala yung okasyon. May lumapit doon sa no sa upuan ni Congressman Martin, tapos na bumubulong, may pinapakita siguro yung schedule na nitong ang oath taking. Tapusin mo na niya Congress speaker kasi may isa ka pang pupuntahan. Na okasyon. Ito pala yon. Kani-kanina lang the oath was administered by Speaker Martin Romualdez. As seen in the photo, Arroyo held the hand of both Romualdez and Gonzales. Ano kaya yung nararamdaman, mga kababayan ng tatlo? Di ba? It was only last Thursday when Arroyo admitted that her actions may have been misconstrued as a coup plot against Romualdez. A screen grab from House Session stream. Live pala to. May live stream kanina, mga kababayan. So makikita natin dito, mga kababayan, na dahil nabukya, na-detect agad. Saluto yo sa intelligence group ng ating Speaker of the House. Siyempre, may mga tao na concerned din sa Speaker of the House. May mga kwanan niya, may mga nangyayarian niyang di ka nais-nais. Ayun, nasuplagad, mga kababayan, yung maitim na plano. It was confirmed by both camps. Kahit si Inday, with this statement na ganyang pinalabas, kaya lang pinats apo ng super ate na si Amy Marcos para hindi na po lumaki, siyempre. Kasi pag lumaki siya, mawawasak yung unity team. Matutuwa, mga kababayan, yung mga Pinklawan, Dilawan, at Dilawang DDS. At yung mga anti-Marcos, di ba? Magtimpi na muna niya kayo. Hindi pa niya panahon para sa ganyan. Di ba? Kaya yung tambaluslos statement, mga kababayan, ni Inday Sara,
biglang naging comedy. Sinakripisyo na lang mga kababayan si Daryl Yap at pinalabas doon sa video na ang tinutukoy na tambaloslos pinariringan. Pero malayo man po sa katotohanan yon. Si Daryl Yap. Tama. Damage control nga. Pero yung mga mamamayang Pilipino po, hindi man ano, hindi man bobo, hindi man estupido at may na yung pag-iisip nila para hindi mabasa ang ibig sabihin noon. Pero siyempre mga kababayan, as a consequence nito na hindi nagtagumpay at nabuking agad-agad, mag-iingat na po sila. Hindi pala niya basta-basta yung mag-isip ng hindi ka nais-nais. Kasi solido yung support mga kababayan dito sa mga Romualdes at saka sa mga Marcoses. Ngayon mga kababayan, ang tanong, magtitiwala pa ba si Martin after na sila makita na nagmano siya at saka nagkamayan? Tingin niyo. What about mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kumusta kaya yung magiging trato in the coming days? Dito sa mga so-called the platters, magiging parihas pa rin ba yung trato? Sabi ko nga, titingnan natin kung sa mga susunod na travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Sara pa rin yung officer in charge or caretaker ng ating gobyerno, di ayos. At kung kasama pa rin mga kababayan si GMA sa mga travel ng ating Pangulo, di ayos. Di ba? Pero sabi ni Sun Tzu, keep your friends close and your enemies closer. Kung kasama pa, possibly yun ang in-apply ni President. Yung prinsipyo, military principle, military strategy, mga kababayan, ni Sun Tzu yung ginagamit. That keep your friends close and your enemies closer. Para lagi mong nakikita yung galaw. Kasi pag medyo iiwan-iwan mo yan, baka kung makakuha ng punyal. Di ba? Mahirap na po. O, ngayon, ito po yung sabi ni Speaker Martin Romualdez. Nakikita mo, refine kung ano, kung gumalaw si Martin Romualdez, a material for the palace. Yan kailangan nating leader po, mga kababayan. Dapat refine yung pag-uugali, hindi impulsive. Statesman dapat. Hindi emotional, hindi childish, mature siya dapat mag-isip. So, kagalang-galang. At makikita mo yung kanyang yung disiplina. Yung pag-behave niya ay hindi magaspang, hindi basagulero. 'Di ba? Kasi baka mapili natin mga kababayan palaaway tapos nananapak na pangulo, kung may impulsive siya, pagkatapos hindi niya nagustuhan na leader din ng isang bansa, baka sapakin. What? Masama mga kababayan pag ganun, mapapasama yung ating bansa. Kailangan po diplomatic siya. Kahit medyo masama yung loob, hindi niya gusto. Tulad ng pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Very diplomatic siya. Kahit hindi niya nagugustuhan yung ginagawa ng mga Chinese sa atin, hindi siya nagmumura. Di ba? Yun ang mga kailangan nating leader. Mature. Hindi impulsive. Di ba? Hindi emotional.
Hindi double-minded. Kasi, sabi sa Bible po, a double-minded mind, mga kababayan, is unstable in all his ways. Hindi magkakamali po yung Bible. O ngayon, ito si ano, sabi ni Martin Romualdez, no time for politicking. Kaya siya na po, while siya po yung Speaker of the House, siya yung nagpakumbaba, nagmano pa siya kay Jimmy. Kahit alam niya na alam kong matagal ka ng member ng bandang The Platters. At alam kong kinausap mo talaga yung mga congressmen. Kasi ginawa mo na. Many times ginawa mo na eh. Kasama mo si ano, yung isa pang member. Di ba kayong dalawa yung magkasabwat, no? Sabi ni Pantal yun eh. Pero tingnan mo, nagpakumbaba si Martin Romualdez. For the sake of the country. Kaya sabi niya, no time for politicking. Romualdez stressed, both houses of Congress must address concerns like the low power supply, high electricity rates, telecommunication issues, and inflation. Sabi niya kanina sa amin, ang mga kausap namin, siguro, ano ngayon, May? Oh, next month siguro, baka maipasa na po. Sa Congress, naipasa na po. Pero yung Senado, pinag-uusapan, yung Maharlika Fund, yung bill that will establish the Maharlika Fund, kasi sinertify na ng ating Pangulong Bongbong Marcos as an urgent bill. Kasi sabi niya sa amin kanina, nung mag-travel sila sa iba-ibang bansa, ang daming nagka-interes na tumulong sa atin at very excited sila dito sa Maharlika Investment Fund. Kaya sinama siya sa urgent bill ng ating priority bills ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So dapat doon ang tutok natin, sabi ng Speaker of the House. Ito ang yung tutukan natin, yung mga problema ng ating bansa. Telecommunication issues and inflation. Kasi hanggang ngayon, mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Speaker Martin Romualdez on Sunday emphasized that members of the House of Representatives have no time to engage in politicking. Inulit itong statement niya kahapon, kanina sa amin. Huwag anya sa politika tayo. Ang layo pa ng politika. As they need their energy in full attention to pass laws that would impact Filipinos. The unity in which the House leadership has always been a part of must continue to focus on finding immediate solutions to problems of ordinary Filipinos. Sabi po ni Romualdez, hindi yung mga yung mga destabilization. Di ba? Yung pag-ambisyon sa posisyon. Kaya kailangan natin anyang nip yung term na ginamit, nip in the bud. Destroy it anya immediately. And nakita siguro ni GMA, wala niya. Wala tayong support. Yung sagot daw, mga kababayan, ng at least 4 congressmen ang kinausap ni GMA, published doon sa report ng Politico News. Ang sagot ng kausapin po na mag-insinuate, ang sagot po, hello Garci, ay hindi hello Garci, I am sorry. Ayun, mga kababayan, biglang tanggal, demoted. O ngayon, tinanggap na lang niya po. Wala magagawa eh. Romualdez stressed both houses of Congress must address concerns like the low power supply, high electricity, and others. He described them as itong sinosure of the House leadership instead of political destabilization. So,
aminado si Martin Romualdez, there is a destabilization that happened. There is still much work to do. So occasional moves to destabilize the house should be nip in the bud. Yun ang ano? Yung ang term ni Romualdez, mga kababayan. The House Chief noted that the chamber had 29 of the 42 bills at the center of the legislative agenda of the Marcos agenda being fast-tracked through the legislative process. Romualdez's statement came following the resignation of Vice President Sara Duterte from Lakas CND Party last Friday in the sliding down of former President Gloria Macapagal Arroyo from Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker. Romualdez is President and Arroyo is President Emeritus of Lakas CND. Before bolting from the party, Duterte was Lakas CND Chairperson. So, also on Sunday, sabi rito, Duterte came up with a cryptic statement on Instagram saying, sa imong ambisyon, in your ambisyon na niya, do not be a tambalos-los. Ngayon, nagpalala ito sa situation at siguro, ininda ni Inday, mga kababayan, yung epekto, yung naging negative reactions ng mga tao sa kanya. Di ba? Na-turn off sa kanya yung mga tao. Botit may super ate na kahit nga ganun yung nangyari na may mga nag-iisip ng ganun ay sumaklulo pa rin. To prevent the possible ano collapse ng unit team. Siyempre, kung magkakasakita na po, mag-aakusahan ang mag-aakusahan, in fact, yun ang maririnig po ninyo. Pakinggan ninyo si ano si Attorney Harimau Roque. Saka si Attorney Sal Maudong Panilo. Kakaiba mga kababayan yung mga commentaries nila at mga analysis nila. Imbis ano, lumala. Lalong nagpakahalata mga kababayan. So anyway, yun na po ang kwento natin. Baka lang gusto ninyo po itong ano, gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.